Matapos kumuha ng fruiting bags, maaari na natin itong tamnan ng binhi ng kabuti gamit ang grain spawn. Sa pagtatanim ng binhi ng kabuti, buksan natin ang ating fruiting bags, ganun din ang grain spawn. Lagyan natin ng butil ang ating mga fruiting bags. Isalyo ulit ang ating mga fruiting bags gamit ang cotton waste. Pagkatapos, dalhin na natin ang mga fruiting bags na tamnan sa incubation room. Ang incubation room ay isang malinis na lugar at may katamtamang temperatura. Hayaan natin ang fruiting bags sa incubation room sa loob ng 3 hanggang 4 na linggo hanggang sa makita natin na ito ay puno na ng sapot o kaya ay namumuti na. Pagkatapos naman ng incubation period, dalhin na natin ang ating fruiting bag sa growing area. Isabit ang fruiting bags gamit ang lubid. May namang gantong setup pagkat mas marami tayo may lalagay na fruiting bags. Mamamaximize natin ang ating espasyo. Gamit ang cutter o kutsilyo, buksan ang pitang bahagi ng fruiting bag. Dito lalabas ang mga kabuti. Pagkalipas ng 3 hanggang 5 araw, dito lalabas na ang unang batch ng kabuti. Gamitin lamang natin ang mga malinis nating kamay sa pag-aani. Dahan-dahang pitasin ang mga kabuti sa mga fruiting bags. Huwag gumamit ng kutsilyo sa pag-aani para walang matirang bahagi ng kabuti na maaaring mabulok at maka-cause ng kontaminasyon sa fruiting bag. Ito ay maaaring maka-apekto sa pagtubo ng mga susunod na kabuti. Ilagay sa malinis na tray ang mga inaning kabuti. Paghiwalayin ang mga pwedeng ibenta sa mga hindi pwedeng ibenta. Ang mga pwedeng ibenta ay yung mga magandang hugis, maputi, at batang tingnan. Ang isang fruiting bag ay tumatagal ng 1 hanggang 2 buwan. At sa bawat fruiting bag, maaari tayong umani ng 200 grams ng kabuti. Panatilihin ang halumigmig o moisture content ng growing room. Kung malamig ang panahon, diligan ng 1 beses ang mga fruiting bags. Pag mainit naman ang panahon, diligan natin ito ng 3 hanggang 4 na beses sa 1 araw. Kailangan ng mga kabuti ang mamasamasang paligid para maging maayos at malusog ang pagtubo nito. Malaki ang potensyal ng pagkakabuti para sa mga magsasaka. Sa paggawa at pagpaparami pa lang ng binhi nito, maaari na itong pagkakitaan. Maaari ding ibenta ang mga substrate at mga ginawang fruiting bags. Masasabing mula sa mga benepisyong ito, hindi lang talaga sa pagpapalay maaaring kumita ang mga magsasaka. Marami pang iba!